preposition is this. So we have two supplies. Pwede mo naman siyang solve ng mesh. Yes. Pero what if there is another solution? Kasi alam natin na ang mesh would yield a linear equation with two variables. During that time, linear equation and two variables is quite tedious to solve because wala namang calculator na kagaya ng ginagamit natin ngayon. So, nag-develop sila ng iba pang method, yung tinatawag na superposition method. So, what is superposition method? Sinisip ng iba, pwede mo naman yung isparse transform? Yes, pwede yung isparse transform. It's a good na nakikita mo na iba't ibang methods ng pagsasolve sa kanya. Okay? Kasi tinan mo, magiging parallel yan, tapos magiging source, diba? Tapos magsisama lang yung dalawa. Tama? Tapos masasolve mo na siya ng isang loop. Masasolve mo na yung visible. Kaya lang, syempre, we need to analyze yung iba pang mga methods. Kasi in this case, pwedeng isource transform. Pero paano kung hindi pwedeng isource transform? Diba? Paano kung hindi po pwedeng i-mesh lang basta-basta? Diyan papasok yung iba pang mga methods. So, kaya tayo nag-aaral ng iba't ibang methods. So, superposition. The idea is this one. Kapag may supply, gagawin mo siyang short circuit. So, ibig sabihin, magiging connected. Baliwala muna yung supply na yan. Ito yung sinasolve natin sa B sub O. So, solve natin siya ngayon as B sub O prime. Okay? May apostrophe. Parang integral calculus. Favorite subject na, di ba? Integral. Nakausap ko na. Nakausap ko na. Nagkaroon pala sila ng problema sa trabaho. Na-assign siya sa ibang section, hindi niya in-expect. Kaya, syempre, itidihin niyo rin yung tao. Yung kasi yung priority niya. Yun yung main source of income niya. Yung pagtuturo kasi secondary lang. Okay? So, sabi niya naman, babawi na siya ngayon. Ayun ang sabi niya. Okay? Hindi ko naman sinabi na nagreklamo kayo. Okay, mag-alala. Sinabi ko lang na napapasokan mo baka ako yung mga subject mo. Kakilala ko naman pala. Kakilala ko naman kung sino yung teacher niya. Yun nga daw. Nagkaroon sila ng problema. Parang na-assign siya sa isang ano. Kasi nagbukas yung company nila. Ng isa pang branch. Siya yung inano doon, in-assign. Kaya medyo busy siya nung mga time na yun. Sabi niya, ngayon naman daw, nakakabawi na siya. Tapos nagko-compray din kasi siya. Nagmamasala kasi siya. So kapag nagmamasala kasi yung isang teacher, expect niyo na may iba siyang inaasikaso. Kasi nagmamasala nga. After naman niya magmasala, usually okay na yun. Okay. Nung nagmasala kami, talagang iniiwan namin yung klase minsan. Tatapusin agad ganun. Okay? Tindihin nyo na lang, ha? Pag gawin isang buong sem, ganun yung ginawa, meron pa namang isang buwan. May isang buwan pa naman para umabol siya. Pagka natapos yung taon, tapos ganun pa rin yung ginawa, then that's the time. Okay? So, okay na tayo. Tatawagin mo siya as B sub O prime. Ibig sabihin ng B sub O prime, initial value. Okay? Initial value ng B sub O. So, masasolve na natin siya. So, source transform mo lang siya. Pag na-source transform mo siya, pwede mo siyang i-source transform, pwede mo siyang i-mesh. Nasa sa'yo kung paano yung method na sasagutan. So, this phase, sinource transform ko siya. 6 parallel with 3 magiging 2. 2 times 2 magiging 4. Tapos, 2 ohms sa region na dito. Then, kukunin ko yung I sub O prime. Bakit I sub O prime, hindi I sub O? Kasi B sub O prime yung sinasolve ko. Okay, so masasolve ko yung I sub O, the value of I sub O will be 0.25 ampere. Mas nakuha ko yung I sub O, masasolve ko na ngayon yung B sub O. B sub O prime is equal to 0.25 times 4. So that's equal to 1 volt. But take note that is just B sub O prime. Isang pa lang yun. Isa pa lang yung value. Once na nakuha mo na yung B sub O prime, di ba ito, source to. Ito naman ngayon, ano yung effect nung supply na to dito sa B sub O na to. So ito, since supply yan, is short circuit mo siya. Nagigets? So 6 parallel with 3 magiging 2. As you can see, isa na lang din yung loop. No? So since isa na lang yung loop, masasolve ko na yung B sub O double prime. Take note, double prime. Okay? So I sub O double prime is equal to 4, which is yung source ko, divided by yung lahat ng aking resistors. So 2 plus 2 plus 3 plus 8 plus 4, that's equal to 16, 0.25. Tapos B sub O double prime is equal to 0.25 times 4. 0.25 times 4 is equal to 1 volt then.
V sub O ngayon is equal to yung sum of the individual voltages na nasolve mo. V sub O prime tsaka V sub O double prime. 1 plus 1, sagot 2. Okay. Hindi mo siya gano'ng ma-appreciate kasi simple lang yung circuit. Ma-appreciate mo siya kapag makakomplikado yung circuit. And, hindi mo rin siya gano'ng ma-appreciate ngayon kasi mesh ko lang yan, pipindutin ko lang sa calculator. Oo, kasi may calculator ka. Imaginin mo wala kang calculator. Diba? Mahirap siyang solvein nung walang calculator na maglilinear equation yung two variable ka. Sa linear equation yung two variable nga, sumasablay kayo. Imaginin nyo kung three variable. So the question now is, paano sir kung tatlo yung voltage source? Paano kung apat? Kung tatlo, apat yung voltage source, apat na beses mo siyang sasagutan. Kung ilan yung voltage source or current source, yun yung dami ng equations na kailangan mong sagutan. Okay? So, kunyari may isa pang source dito, B sub O prime, B sub O double prime, B sub O triple prime. Tapos i-add mo yung tatlong na yun bago mo makuha. So, I've included the checking here. Kinamitan ko lang siya ng mesh. Tama naman yung sagot. 2 volts din. Good? Okay lang? Para lang at least may idea kayo ng source transform. Okay, eto. For example, nakikita mo, pwede yan i-ano. I-source transform. Yes, pwede source transform. Kaya lang, pag sinource transform mo yan, medyo delikado ka na dyan kasi nasa dulo yung hinahanap mo. Baka alanganin yung solution mo. So, solve for I sub O. Gagawin mo muna, isu-short mo to. Bakit yung isu-short? Supply kasi siya. So, magiging ganito yung circuit ko. Since ito yung hinahanap ko, pwede ko na i-combine yung 20 tsaka yung 80 kasi wala naman silang significance. Ang hinahanap ko lang si I sub O. So, 16. 120 parallel with 80, 16. Itong dalawa na to, pwede ko rin isama. Bakit pwede ko isama? Kasi, iisa lang naman yung kalit na dumadaan sa kanilang dalawa eh, si I sub O. So, pinagsama ko na siya, 40. Masasolve ko na si I sub O. Anong gagamitin ko solution? Current divider. 4 times 16 divided by 16 plus 40, 1.143. That's I sub O prime. Isa pa lang yan. Ngayon, pag ginamit mo na ngayon doon sa pangalawa, since this is a current source at hindi siya voltage source, magiging open circuit siya. Ano ibig sabihin ng open circuit? No connection na dito. So ibig sabihin, bali wala na yung supply na yan. Yung current source na yan. Ito na lang yung circuit mo. So ginamitan ko ngayon ng source transform, 60 parallel with 30. We have 20, 60 tsaka 20, that's 3 ampere, 20 ohms, 20 parallel with 80, 16. So magkakuha ko na yung I sub O double prime using current divider ulit. Once na nakuha ko na yung I sub O tsaka I sub O double prime, may add ko sila, masasolve ko ngayon yung final value ko ng I sub O. Okay? This one is using source transformation. It will still yield the same answer. Okay? Good? Okay na? May medyo naliwanagan sa source transformation? Siyempre, ang superposition method would rarely be used by the students, lalo na ngayon kung meron namang mesh tsaka source transform. Tama? If you're given the freedom kung ano yung gagamitin mo na solution, why would you use something na mas komplikado? Diba? Which brings us now to your final test. Ready na ba kaya? Ha? Magkamaya may tawaran portion. Okay, magdala. Ano yung tawaran portion? Tawaran portion kung kailan ipapasa. Hindi tawaran portion ng bilang ng assignment. Tawaran portion kung kailan ipapasa. Binabalik ko na. Chine-checkin ko ngayon, mesh eh. Yung iba kasi, inattach JPEG file. Tapos ang labo ng sulat, nasa na naman si Rosent. Rosent, labo na naman ng isang file mo kanina. Ay, kagabi. Rosent, wala ba ibang cellphone na pwedeng gamitin? Lopez. Wala, tulog. Ako, sir, meron. Yun na lang gamitin mo para maayos yung picture. Tapos ito, ginagamit ko cam scanner. Eh, no? Nagsusumigaw na nga. Eh. Scanned with cam scanner. Diba? Try nyo cam scanner. Okay. So ito, isa lang yung supply ko. Solve for the power absorbed by each resistor. Nasa sayo kung gusto mong gamitin yung Ohm's law. O kung gusto mong mag-mesh, pwedeng mesh yan, di ba? Na-prove na natin yun before. Pwedeng i-mesh. Tama? Okay, so walang restriction kung anong gagamitin mo. Nasa sa'yo. Okay?
So sana sinusulat nyo na, no? Number one, anong gagamitin mo most likely? Ohm's law or mesh. Okay. Number two. Ayaw nyo isulat, sampu yung problem. Sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo magsulat, bahala kayo. Sampu yung problem na yan. Hindi yan tatlo lang, hindi yan apat lang. Number one, ano pwedeng gamitin? Ohm's law or kaya mesh. It's up to you kung anong gusto mong gamitin. Number two, any suggestion? Number two. Anong pinapanap sa atin ni Sizeable? Any suggestions? Ano tingin niyo gagamitin ko? Nodal, sir. Nodal. Nodal pa. Ay, nodal pa. Ano? Anong solution? Anybody? Somebody? Magbukas na kayo ng camera para alam natin may kausap tayo. Ah, anong gagamitin niya? Number two. Tapos na kayo ng circuits pa. Hindi niyo alam anong gagamitin sa number two. Ano most likely na gagamitin number two? Suggestion. Tamaylin, ikaw na sumong suggest. Anong gagamitin? Ha? Mesh. Mesh. Tama, mesh. Huwag mo nang pahirapan. Pwede kang mag-nodal, pero mas madali sa mesh yan eh. Diba? Pakatotoo na tayo. Okay. Number three. Dalawang klase ng problem. May nasilap na tayong ganyan. Dalawang beses. Paulit-ulit yung ganyang klaseng given eh. Anong ginamit natin nun during that time? Ha? Anybody? Eh, baka masagasaan ko na send. Magpatay ka muna ng camera. Magdalakad ka dyan. Ano? Ano method? Number three. Anybody? Mesh. Mesh. Pwede. Pwedeng mesh. Pwede rin nodal. Yan yung may B1 tsaka B2. Naalala niya? Nodal. B1 tsaka B2. Sir, magkano ako dyan? Mag-source transform ako dyan? Pwede. Source transform mo to. Source transform mo yan. Haba ng solution mo dyan. Diba? Okay, mesh mo na lang. Number four. Ha. Basic na basic yan. Ano sagot sa number four? Number four. Anong method? Wala. Parang wala kayo natindihan sa tinuro ko sa isang buong SEM. Number four. Anong method? Nangungapya lang yata kayo. Kaya pagtingin ko kayo papel nyo, puro perfect eh. Ano? Number four. Transform. Source transform. Hindi ka pwede mag-mesh dyan. Utang na loob. Tingnan mo yung current mo. Ang dami oh. Diba? Anong gagamitin mo dyan? Source transform. Number four. Okay na tayo. Sinusulat niya ba? Sinusulat niya? Cheat code yan. Tawag dyan cheat code. Okay. Number five. Number five. Solution. Wala? Source transform din. Source transform din. Pinakamadaling solution. Source transform. Number six, superposition. Manawa ako sa superposition yan. Number six, ano? Pag nag-superposition ka dyan, tatlong method yan. Tatlong solution. Voice transform. Voice transform pa rin. Number seven. Number seven. Voice transform. Voice transform pa rin. Number eight. Ito yung tinatawag ni Jason ngayon, si Jason. Wala kang no choice. Kasi nakalagay Thevenin equivalent circuit. So Norton Thevenin yung gagamitin mo dyan. Okay. Pero pag tingnan mo mabuti, parang po pwede siyang isimplify na gamit ang ano? Superposition. So it's transform. Di ba? Hindi ka naman necessary na kailangan mag-mesh kasi tingnan, ay, parang oo, pwede. Kasi pag sasamahin mo ito, magiging current, dalawang current, i-add mo, tapos parallel, di ba? O, yun na yung sagot eh. Okay na? Kaya lang may page 3 pa. Norton. Siyempre, pag sasamahin mo ito, pag pinagsama mo ito, source transform na lang din yan, di ba? Tama? Ito yung magpapatay sa'yo. Number 10. Anong method?
Number 10. Mesh, nakasulat na eh. Wala ka ibang pwedeng method dyan. Mesh yan. Ang problema mo dyan, apat yung equations na lalabas. Tanong, ano ang calculator na gamit mo? Kaya ba ng calculator mo yung apat o hanggang tatluhan lang? Sino may puting calculator? Sino may puti? Yung puti yung calculator. Hindi yan. Hindi kaya yan. Hanggang tatlo lang yan. Ito lang yung may kaya ng apat. Meron kayo nito? Wala? Ano, bibili kayo para alam masagutan to? Hanap ng... Ano tingin nyo? Pwede nyo maging solution? Ha? Google. Hanap ng app sa Google na kaya mag-solve ng 4x4. For equating your equation in 4 variables. Diba? Nakita na natin before yan kung paano mag-solve ng ganyan. Diba? Pwedeng 4 variable, pwedeng 5 variable. Imaginin mo kung walang ganun dati. Kung hindi kayo online. Tapos ganyan yung binigay ng teacher sa'yo. Tapos, wala na rin sa calculator. Hindi na rin kaya ng calculator. So, ano magiging solution mo? Matrix. Yan yung may Gaussian elimination, raw echelon sheet something na ganun yung mahabang solution. Yung mga tipo ng problem sa circuits na apat lang, tatlong oras mo gugugulin. Pagkatapos yung tatlong oras, parang nangangalay na ipa mo. Tapos pag pinasa mo yung papel mo, hindi ka na makalakad. Pagbalik ng papel mo, score mo puro 2. Mali pala lahat ang ginawa mo. Pero tatlong oras mo pinagsayangan. May kaklase kami yun, natatumba pagkatapos ng last. Hindi pala kumain. Natumba siya pagkatapos ng class. Pagkapasa niya, natumba. Siyempre, pinanood ko lang. Itong sasama magbubuhat sa kanya. Bali sana kung chicks siya. Yeah. Okay? So, questions? Good na? So, yun yung 10 problem. Tawaran portion. Kailan ang submission? Kailan yung sasubmit? Today is Thursday, the 18th. Kailan? Give me a date. Ha? Next sem? O di next sem na lang din yung grade nyo. Walang scholar. Kailan? Maximum date hanggang katapusan. Kailan niyo sasubmit? Sa katapusan. Katapusan ng mundo. Hindi, dapat yan by 30 na isubmit nyo na. Kasi 30, natapos ko ng check-in yan, ginagawa ko na yan. Para ma-release ko na rin yung November 29. November 29. Para may encode ko na, makukuha nyo na yung grades nyo ng final grade. I-chat ko kayo kung ano yung grades nyo ng prelim at midterm. Eh. Diba? Take note, 10% yung attendance. Hindi ako nag-decide nun. I mean, dati walang grade ng attendance sa akin. Alam nung lahat yun. Nag-check lang ako. Attendance is basihan lang. Kung kunyari 74, kagagawin ko na 75 kasi lagi kang pumapasok. Eh ngayon, 10% ang attendance. Nagbigay na ako ng papel. Nag-release na ako ng papel. Nag-checkay na ako ng mga scores. Yung mga hindi nyo natapos, mali na kaagad. Zero na yun. Pakiayos yung solution. 10 yan ha. Utang na loob. Walang mag-a-attach ng 10 file, ha? Baka 10 file naman yung i-attach nyo. Try nyo yung gawing PDF na lang, ha? Okay? Maawa naman kayo sa mag-check. 10 files yung binubuksan. Data lang gamit ko, mga ato. Okay? Nasa central pa ako nun. Doon lang may mataas sa signal, eh. Sa may central. Dati sa harbor, eh. Ngayon may inanay signal sa harbor. Pasara na kasi. Sa may central, malakas. Okay tayo? Kailan? Kailan? Submission? Oh. Kalawa ba nagkasundo na tayo? Kalawa ba nagkasundo na tayo? Tapos hindi niya masagot na yun. Kailan ang deadline ng submission? 29. Tumatawad si Mylene. Mylene, anong oras? 11:59 PM. Umirit pa talaga, 11:59. Actually, pag sined mo ng, pag in-assign mo ng 29, tapos wala kang nilagay na date, oras, automatic 11:59 PM yun.
pag nagsasagay kami ng assignments. Okay, so I'll just post this one together with the concept of superposition para lang at least merong na ano, meron kayong idea. Okay? Nasusundan? So, I hope na may natutunan kayo sa subject ko kahit papano, kahit na kanino, walang sumasagot. Ang sagot lang naman pagpipilian mo, mesh tsaka source transform, ayaw sumagot. Hindi ko alam kung nahihiya, pero pag nag-test naman, perfect. Sino kaya kinukopyahan? Sino kaya ang kinukopyahan? Okay. Picture na tayo para sa attendance. 1, 2, 3. Meron din ng hindi na naman pumasok. Papasok ba si Pancho sa ibang subject niya? Hindi. Pumapasok si Pancho? Hindi. Hindi niyo kalala si Pancho? Minsan po, sir. Depende sa mood niya. So, si Pancho kasi dapat yan, third year na yan. So, mablay sa circuits. Ewan ko, sinablay din yata ni Sargani sa ELEC. Kaya, umulit siya ng second year. Ngayon, magte-third year kayo, baka mamaya next year, nasa circuits 1 pa rin siya, tsaka sa ELEC 1. Tawag na sa kanya nun, circuits lord. Okay. Nalang questions? Nana? Okay, so thank you for coming and I'll see you guys pag nakita na lang tayo. Okay, wala nang Zoom meeting ha, wala nang Zoom meeting. Okay, thank you. Alright.